Hi guys, ito po ang Motoped. Tanap Scooter. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. Ayun po, logo natin sa baba kung nakikita nyo. I-click nyo lang po yun and then yung bell to notify. Kung may mga bagong upload tayo, manonotify kayo. Please support my YouTube channel and thank you guys sa mga nagsubscribe and sa lalo pa nagsusuporta sa ating YouTube channel. Abangan nyo po yung may mga upcoming videos tayo. More exciting content na ginagawa natin. Kung napanood nyo na yung revealing item natin, in-upload ko siya, it's a very short. Kung hindi nyo pa napapanood guys, sa panood rin natin, no? Sabay-sabay. Please watch this. Alright, ayun. So guys, napalood nyo na. Actually, ito yun. Itong O'Neill Pro 2. Kailangan na natin kasi mag-upgrade or magpalit ng knee guards. 3 years na rin kasi yung knee guard natin. Affordable naman to sa price range niya for only 1,200. I-unwrap natin. Let's try. Bibigyan natin ng review. Actually, nagamit na natin siya for video presentation. Meron siyang parang something user manual. Since 1970 pa pala yung O'Neill na brand. So matagal na rin, so sa larangan ng mga gaitong. Safety gears! And then meron pang ano, something warranty. Okay, may malayan pa siya. And then, let's go back. Ito na mismo, yung item. Okay. Yan, papakita natin. So yung quality niya, napakaganda. Yung plastic, ayan. Halata mong matibay. And then yung strap, ito yung nagustuhan ko sa kanya. So dalawang strap lang siya. Texture niya dito, no? Kung makikita niyo, para siyang carbon design niya. Premium quality. So sa ibang brand kasi medyo may kamahalan eh. Ang angas ng design, ang haba ng pinaka ano niya, pinaka protection, isa rin sa nagustuhan ko eh. And then later on, i-ano natin, no? Yung review. Ano ba yung pakaramdam pag sinuot? Ano ba siya? Comfortable ba siya o hindi? Yung mga features niya, so hindi ko pa siya tinanggal, no? Talagang para ano natin, mapakita na. Tapos ito, ayan. Ayan. Tapos yung strap niya, no? Halata niyang matibay. Magandang klase. Hindi siya basta luluwag. So, sulit na rin yan sa mga nagbabalak na bumili ng mga knee guard. Welcome back. I-review na natin siya since nagamit na natin siya. No? Yung feeling na pag sinuot itong knee guard, medyo mainit nga lang talaga siya. Dahil siguro kulang siya sa mga vents. Maganda pag mga naka-shorts, ayan, or sa mga tenang fresco. Pero for me, yun lang ang opinion ko. Medyo mainit din talaga siya. Pag nagpapawisan. So, ano naman, dito sa comfort naman, okay, wala akong masabi. Okay, maganda yung feels niya. Talagang it holds your knee sa legs. Sa quality, wala akong masabi. Good. Sa comfort naman, okay naman siya. Feels comfortable naman. Actually, may re-recommend ko din sa mga nag-i-start mag stand-up scooter or any electric scooter man or gas scooter man. So, importante naka-safety gear kayo. Ang rate ko dito, 8 over 10. Dahil nga din sa mainit. Ang bisko pagpawisan. Pero depende pa rin kung saan kayo sanay. I hope me naitulong ako sa inyo guys sa mga baguhan na newbie. Ayan, kung may comment and suggestion kayo, ayan, please comment below sa ating YouTube comments. Thank you guys to support my YouTube channel and kung hindi pa po nakasubscribe, please subscribe and share po natin itong YouTube channel ko sa ating mga friends and families and meron din tayo sa Facebook page, Motoped Stand Up Scooter. Updated
din po yung mga videos natin doon, kung ano yung meron sa YouTube channel natin. May mga konting clips tayo doon, preview kung ano yung mga content na meron. So guys, thank you. Hopefully, lumaki pa yung YouTube channel natin. Keep safe. God bless. Thank you so much. Ride safe. Bye-bye.